sup sa inyo mga ka-Aport. For today's vlog, mag-review tayo ng Tajima TBM 5 Ray Active Base. Binili ko to sa Lazada last July 18, 2020. Marami kasing nag-comment dun sa video ko na unboxing, kaya pagbigyan natin, i-reviewin natin yung base na to. Hindi ako magaling masyado mag-review eh, pero ano natin, papakita ko sa inyo kung ano yung specs niya, kung ano yung tunog niya, para may idea na rin kayo kung bibili ba kayo nitong base na to. Pero sasabihin ko sa inyo guys, super sulit talaga ng base na to, napakaganda. Pabalik tayo. Welcome to Nellyville, we're all newborns, get a half a meal, son, get sedan to Ville, soon as they can reach the wheel. Ayan, so, yan, nagbabalik tayo. Ito yung base. Itignan nyo naman, ang ganda-ganda. Tajima, baka naman. Ito yung headstock nyo. Okay. Ayan, as you can see, tawag pala sa kulay nito is natural. Meron siyang dalawang color, yung sunburst tsaka tong natural. Kaya ako tong gusto yung natural kasi bibihira yung ano eh, yung gumagamit ng ganito. More on sunburst kasi, di ba? Tsaka yung pick guard niya ang ganda. Para siyang ano, nagliliyab. So yan, base dito sa Tajima. Ang Tajima daw is a Brazilian series, a taste of Brazilian design, it has a built-in preamp, and it's powered by 9-volt battery. So yun, ano siya, active pickup. Lalagyan mo siya ng 9-volt bago mo siya mapagana para mag-activate yung mga knobs niya tsaka yung volume. Kasi pag wala siyang battery, ano, hindi siya gagana. Tsaka, hindi, ano, tag dito, para ka nang naka-equalizer nito kasi nga preamp na siya. Para sa mga beginners, okay na okay to guys. And then, more tone shaping capabilities over your tone. So yun nga, kagaya na sinabi ko, mas marami kasing nagagawa yung mga active bass kesa sa passive. Although maganda rin naman yung passive, pero kasi ako mas like ko na yung active bass katulad nito. So yun. In terms of body, meron siyang basswood body, so super ano niya, tigas. Tapos maple neck yung likod. Titingnan natin, yan no, maple neck. And then yung fretboard niya is rosewood team. Meron din siyang 21 frets. And then ang control niya is volume high, medium and low. Pasensya na kayo guys, hindi kasi ako magaling talaga mag-review ng mga ganitong base. Although alam ko naman yung paano siya i-play. Ang hirap lang talaga kasi mag-review pagka hindi ka sanay. So yun, testingin natin yung ano, yung tunog nito. Unahin natin yung full volume, tapos volume with high, tapos zero high. Open natin yung mid, tapos zero mid. Yung low or yung bass, ito yung parang mabilog. Yan, so yan yung mga control, apat siya. Ginaya to sa ano, sa Stingray ng Music Man. Pero ito kasi mid-range lang to guys. Yung price, mamaya natin i-re-reveal kung magkano ko siya nabili. Meron kasi siyang original price, pero nabili ko siya nung naka-discount ako eh. Para siyang naka-sale, gano'n. During pandemic kasi mababa na yung presyo niya. Alam ko ngayon, is ganun pa rin yung price niya. Hindi pa rin nagbabago. Pero meron talaga siyang original price. So yan guys, babalik tayo. Itetesting muna natin yung tunog. Sa mga nag-request pala nito, maraming salamat po sa panonood ng video. Doon sa unboxing ko nito. Mahaba pa nga buo ko nun eh. Pandemic kasi yun, kaya hindi tayo nakapagpagupit. So ngayon, pandemic pa rin, pero medyo okay-okay na, kaya medyo nagpag-upit na tayo. Maraming salamat po. Salamat din sa Tajima kasi malaking tulong to. Malaking bagay to para sa akin kasi bass player po talaga ako.
Tsaka ano, ginamit ko na rin siya sa recording. Yun, stick. Wala akong masabi dito sa Tajima na to. Super ganda, guys. Talagang may in love guys sa tunog dito. Tsaka ang ganda na yung, ng truss rod nito, nandito sa may dulo. Hindi siya yung katulad ng mga common na nandito sa neck. Hindi na kayo mahihirapan. Tsaka ano siya, yung pagkabilog niya, hindi siya yung talagang lubog na lubog. Medyo may pagkaangat siya. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan, kung nakikita nyo, para siyang ano, laki ng bilog niya. So, hindi na kayo mahihirapan mag-adjust kung gusto nyo mag-adjust ng neck. Pag mataas ang gauge or mababa yung gauge. Hindi na kayo mahihirapan, guys. Tsaka meron siyang libreng, ano, meron siyang pampihit mismo. Para siyang ano, para siyang vibrola arm ng gitara pero maliit lang siya ganyan. Hindi siya yung typical na Allen wrench ba yun? Iba kasi para siyang butas, ano siya, pahaba lang siya na parang Phillips screw. So yun guys, testingin na natin kung ano ba talaga yung tunog nito sa individual. Tapos isiset ko din siya nung madalas kong ginagamit para may idea na rin kayo kung paano siya i-play. Babalik tayo. Testingin na natin yung una, volume. Game. Next, lagyan natin ng treble, yung high. Next, zero natin yung high, yung mid. Pasensya na kayo sa lick, ha? Medyo ano lang yun, pahula-hula lang yun. And then yung bass. Lagyan natin ng gitna lang sila lahat. Sabay-sabay ito. Gitna lang. Ito yung tunog, oh, napaka-solid. Finger naman. Ito yung mababang string. Solid yun. Yan. So ngayon, lalamangan ko yung low niya. Sagad to. Tapos gitna lang yung ano, yung middle tsaka yung treble. Yan. Yun. Ganda niya. Lalo pang slap. Pang lap song. Thank you.
pasensya na kayo sa leaks ko. Medyo wala pa tayo sa wish mag-play. So, yun nga, guys. Depende na sa inyo kung paano nyo i-mimix yung sounds. Yung tunog na gusto nyo palabasin. Pero overall, talaga napaka-solid nitong bass na to. Hindi kayo magsisisi, guys. Promise, sa promise talaga yan. So, yun. Kaya siya maganda kasi pre-amp na siya. Ayan. Unlike sa mga passive na bass, hindi mo siya magagawa ng ganun yung tunog niya kasi nga hindi siya pre-amp. Ito kasi maganda na to. Ang pala guys, meron din pala tong available na 4 string. Ang alam kong kulay sa 4 string, meron silang sunburst, natural, tsaka yung black. Yun, kung trip nyo yung sunburst na bass, pwede rin naman kung black. 4 string meron din. Sa 5 string, dalawa lang available na color. Yung sunburst tsaka natural. So, yun. Balik tayo dun sa price kanina. Ang original price niya is $15,605.96. Pero, nabili ko siya sa Lazada nung medyo nag-pandemic kasi bumaba yung price nila eh. Nabili ko lang siya ng $13,499.97. So, malaki din yung discount nito, almost 1.5 or 2,000 parang ganun. So yun guys, I suggest na bili na kayo na itong base na to. Baka naman Tajima na promote ko na kayo. Yan. Sa mga nag-request, maraming salamat po. Sa mga nanonood ng videos ko, guys, huwag nyong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Medyo konti pa lang yung subscriber ko, sana matulungan ninyo ako ma-reach ko yung 1K this year para medyo gumanda-ganda yung ano natin, content natin. Special shout out kay Neil sa Panila. Siya yung nag-request na boss ba gawan niyo naman ng video yung ano. Gawan niyo ng review tong Tajima. Tapos meron ding mga nag-comment si Liam, tsaka si Franz Makam. So silang tatlo yung ano, yung nanood ng video ko tsaka nag-comment dun sa mismong unboxing ng Tajima na to. Yun ulit guys, maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking video guys. Yun, huwag niyong kakalimutan mag-like, especially mag-subscribe. Pwede niyo ring i-share to sa mga friends niyo kung sino man yung gustong bumili ng base. Yan. Highly recommend to mga kaapon. Body pa lang, solid na. Tsaka yung itong fretboard niyan, tigas, super, tsaka itim na itim. Para siyang ano yung kahoy na nasunog, pero ang ganda, ang ganda niya talaga. Madulas, mababa yung string niya, hindi masakit sa kamay, madaling mag-slap. Yun. Sa love song, pwede rin to kung mababa yung mga tunog nyo sa jazz, sa pop. Overall kasi itong bass na to. Yan. Laki ng pickup yun. So yun. Okay, maraming po salamat guys. Hanggang dito na lang po. Kung meron man kayong gustong ipareview, yung mga gitara ko yan, tsaka yung bass, i-reviewin din natin yan. Guys, manood po kayo ng video ko. Maraming po salamat. Mag-ingat po kayo guys. Keep safe everyone. Thank you.